Shalom! Good day sa lahat! Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang topic na tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Mga anak na tayo ng Diyos ngayon kasi nung last time, tayo ay nagsuko ng buhay sa Diyos, tinanggap natin si Lord bilang Lord and Savior ng ating buhay. So, anong kasunod nun? No, kailangan yung ating pananampalataya ay patuloy na lumalim. Ano ang una nating pananampalatayanan? No? Paniniwalaan natin yung sinabi sa John chapter 1 verse 12. Sabi doon, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Yun yung una nating pananampalatayanan, na tayo ngayon ay anak na ng Diyos. No? Kahit ano pa man ang itsura natin, pag-uugali natin, dahil sa tinanggap natin ng Panginoong Jesus bilang Lord and Savior ng ating buhay, tayo ngayon ay binigyan niya na ng karapatan na maging anak niya. At yan yung una nating pananampalatayanan. Ano ba ibig sabihin ng pananampalataya? Sabi sa Hebrews o Hebreo chapter 11 verse 1, ang sabi doon, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ayan, paniniwalaan natin yung mga bagay na hindi natin nakikita at paninindigan natin na yun ay mangyayari. Yun ay magaganap sa buhay natin. Dahil unang-una, sabi nga, kung tayo ay lumalapit sa Diyos, kailangang maniwala tayong may Diyos kahit hindi natin siya nakikita. Hindi na tayo yung kailangang humarap pa at maghanap ng mga larawan o santo para manalangin, dahil ang ating Diyos ay espiritu at dapat siya ay sambahin sa espiritu at sa katotohanan. At dahil siya ay hindi nakikita, kailangan nating maniwala, manalig na nandyan siya. No? Nakikita niya tayo. Kahit di natin siya nakikita. No, yun ang kailangan nating panampalatayanan at sinasabi niya sa kanyang banal na salita na tayo ngayon ay mga anak na niya. Binigyan ng karapatan na maging anak niya. So, makikita natin na sa salitang yan, lahat ng tao sa buong mundo ay mula sa Diyos. Pero, hindi lahat ay anak ng Diyos. Sino lang ang anak ng Diyos? Siyempre, yung nananampalataya sa Panginoong Jesus. Yung tumanggap sa Panginoong Jesus, nagsuko ng buhay sa Panginoong Jesus, yun lang ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, yung Espiritu ng Diyos na nasa atin ngayon, ay kailangan nating palakasin. Ito ay parang, ngayon kasi nakakatanggap lang natin sa Lord, ito'y tila isang bagong panganak na sanggol. Pagka ito ay kailangan pakainin para lumakas at lumaki kaagad. Kailangan maging matatag, no? Ang sanggol, kinakailangan alagaan, kailangan patidin sa oras. So, ganun din yung spirit at salvation na tinanggap natin. Bagong-bago pa lang. Batang-bata. So, kailangan nating pakainin yung spirit natin, yung soul natin, at anong kakainin? Ang salita ng Diyos. Ito yung mga hakbang na dapat nating gawin para siya lumakas. Kailangan nating magbasa ng salita ng Diyos, araw-araw, yung ating devotion, kinakailangan nating manalangin, kailangan nating umawit, magpuri, at higit sa lahat, kailangan nating ibahagi sa iba yung kabutihan niya na araw-araw nating nararanasan bilang mga anak ng Diyos. So, ngayon, sa oras na ito, yaan yung pagkain ng kaluluwa natin, ng espiritu natin na tinanggap natin ang ngayon na magpapalakas sa atin. Yung unang-una, yung panampalatayanan natin na tayo ngayon ay anak na ng Diyos. Pag anak na ng Diyos, meron ng karapatang humingi. Diba tayong mga anak, nakakahingi ng kahit anong bagay sa ating mga magulang. Ganon din naman ngayon.
anuman yung hingin natin sa ating Ama sa pangalan ni Jesus ay ipagkakaloob niya sa atin. Ayon ay kung pananampalataya na natin. No, laging kaakibat yung pananampalataya. Sabi doon, ang lahat ay posible sa mga nananalig at nananampalataya sa Diyos. So, yan ang kailangan nating pag-aralan isa buhay, kumbinsihin ang ating sarili. Palakasin ang ating espiritu at pananampalataya sa pagbabasa, pananalangin, pagpupuri at pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. So, yun lang muna sa ngayon. At sa susunod na muli ay magkita-kita tayo para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. God bless you everyone!